Hello, good morning. Pizza 8. Sa Bano ngayon, may haul tayo sa Makati. Yeah. Exciting ang pag-uusapan natin ngayon dahil pera. The 5 levels of finance. Money race. By the way, sa mga wala pang app sa money race, I advise na mag-ano po kayo, mag-install kayo sa Google Play Store. Yan, napakaganda. Kung tunay na, kung talagang pera lang ang nasa money race, I have 287 billion. Upisa ako sa 5,000 na puhunan na kapital. By the way, ang lang money race, it's only for education about finance. So this is quality of life and finance. Ang purpose nito, kung ano ang mga bibilhin yung mga ari-arian na kumikita para magkaroon ng passive income. Oh, di ba magandang nating topic? Alamin nyo ang fifth level of finance. Ano ba yon? So, I will be discussing the 5 levels of finance. What is number 1? Number 1 is survival. Survival, yung yung makakain lang daw ng tatlong beses isang araw, yung ibang ba mga sumasala pa sa pagkain. So it's in the state of their mind. Survival, para sa akin, akyat na tayo sa susunod na level. Oh, it's either second level, third level, fourth level, o mas pinakamaganda ang fifth level. Now, alamin nyo ang fifth level sa money race. Mag-comment lang kayo sa baba, ipopost ko rin sa baba, ikapa-copy-paste ko yung 5 levels of finance. Number 2 is stability. Yung stable ka na, yung iba kontento na sa stable na sila, yan ang mga empleyado na nagtsatsaga sa sweldo. Yung stable na raw sila. But I respect that na stable na sila. Pero why not level up? Oh. Yan ang marami sa atin, stable. Kundi ako nagkakamali, 80%, from survival to stability, that's 80%. Kasi ang nasa fifth level, only 1 or 2%. Ano ba ang third level? Third level is security. Security, yung may mga insurance ka na, yung mga sasakyan mo may insurance. Oh, secured. Gusto nila may maiwan sila sa pamilya na secured. Mga itinatawag na insurance money. Oh. Number 4, mapapabilis ang natin pag para hindi hindi nakakainip. Oh, tsagain niyo lang sa hanggang fifth level. If you are one of the 2 or 1% of the population na nasa fifth level, it's better. Na nabubulol pa ako ng konti.
Number four, pinakamaganda ito. I mean, mas maganda ito. Financial freedom. Yung bang mag-asawa kayo, may pera siya, may pera ka, gagastos siya, kung anong gusto niya, hindi na pakikialaman ng isa. Diba? Financial freedom. Nung nasa Tacloban kami, ang buhay namin roon ay survival. But we are living doon sa malapit sa dagat. Naririnig pa namin yung mga alon ng dagat. Ipinagdadalan tao pa noon ng bunso namin, ng misis ko. Naglalakad kami sa seaside. Doon sa buhanginan. Oh. Hanggat ipanganak, walang kaming ipinambayad sa matrona. Ay, kumadrona. I'm so sorry. Kumadrona. Buti na kikinig ang misis ko sa vlog ko. Wala kaming ipinambayad. Pero tuwan-tuwa kami dahil ang pang-apat naming anak ay lalaki. Natutuwa kami nang ilabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Umihi kagad. Pataas. Mataas ang ihi. Ibig sabihin lalaki. Tuwan-tuwa kami. Ganon din ang kumadrona. Yan. Kung ikaw maka-ano ka nito sa ano namin, i-message mo kami 0939-555-4382. Sabihin mo, oy, di pa kayo nakapagbabayad. Ganon ang buhay namin doon sa Tacloban, survival. Buti na lang nakaalis kami. Kung hindi, kasama kami sa baha noon ng undang. Ay, undang hindi pala. Ng, anong tawag doon? Hayan. Oo. Hayan ang ano roon, ang tawag ng Bagyo. Ano yun, labing? Yolanda. Yolanda pala, Yolanda. Nung pumunta ko sa Tacloban, ipinagtanong-tanong yung pangyayari sa Yolanda. Sobra halos ako maiyak dahil sobra ang hirap dahil gabi. Yung umuugong yung hangin, tapos lumalaki yung tubig, nandoon sa mga atip yung tao, na tabunan ng tubig yung mga kalsada. At pagkatapos ng bagyo, ang daming naipon na mga kahoy, kasama yung mga patay. Oh, baka makalimutan ko ng ano ha. Ang fourth level is financial freedom. That's money race. By the way, iano ko lang na ang pera hindi dapat dinudyos. Dahil may Diyos tayo ng mga kapangyarihan sa lahat. Yan ang Diyosin natin. Yan ang sambahin natin. Huwag natin, sabi nga ng ibang mga writer, money is a tool. Gawin lang natin na kasangkapan ang pera para hindi mapipigilan ang pagdaloy ng grasya. O number five. O excited na ba kayo? Only 1% is at the top. They are the billionaires. Hindi na lang mga milyonaryo, billionaires. Number 5 is financial wealth. Matututo kayo paano magparami ng pera kung mag-i-install kayo ng money raise app. Oh, install po ninyo at maglaro kayo, lalo na ikaw kung senior citizen ka na, para magkaroon ka ng karunungan. Yung mga obserbasyon ko sa mga yumayaman ay bumibili sila ng mga properties, mga ari-arian na mapagkakakitaan. Halimbawa, real estate, mga apartments, lalo na sa yung mga malapit sa mall, ginagawa nilang paupahan.
Oh, yan ang ano, yan ang pagpaparami ng pera. Yung iba naman, kung hindi mo kayang bumili ng mga kumpanya, katulad ni ano, ni isang pinakamayaman, isa sa mga pinakamayaman na ano, na yan sila ano, sila Robert Kiyosaki. Yan, dati natutulog yan sa kalye sa sasakyan sa kanilang ano ng kanyang asawa. Oo, ngayon libo-libo yung kanilang mga apartments pinaupahan. Yan ang bisyo nila. Yan ang bisyo, hobby. Bumibili sila ng mga properties tapos pinaupahan. Yung mga properties at least nagtatrabaho para sa kanila. Hindi na sila nagtatrabaho para sa pera, kundi ang pera ang nagtatrabaho sa kanila. That's financial wealth. Oh. Nandiyan sila ano, yung mga C. Oh, mga mayayaman na yan, mga billionaires. Yan si Rason, Enrique Rason, yung may-ari ng mga pantalan sa pier. Diba? Yung mga Gokong Wi, yung may-ari ng Cebu Pacific. Yan, mga, may mga financial wealth na yan. Nasa financial, nasa PIP level na sila. But they are only belonging to the top 1% of the population. By the way, kung ito ang level ng pag-iisip mo, gusto mo makarating sa financial freedom or financial wealth, isulat mo kung magkano ang gusto mo. Wala namang bayad, libre mangarap. And let the universe help you. Kasi dito sa mundo, sa pamumuhay ng tao, pantay-pantay yan. It depends on our state of mind. Oh, anak ka man ng Diyos o hindi, kapag masipag at matyaga ka, pinagpapala ka. Oh, kasi sabi nga ni Bilyar, isa rin sa mga bilyonaryo, yumaman sila sa mga pagbili ng lupa at pinagtatayuan nila ng mga subdivisions. Money Bilyar is also at the top. Yung mga ano naman, yung mga nagpapatayo ng mga buildings, si yung may-ari ng Jollibee, 'di ba? May mga ano na 'yan eh. May mga properties na 'yan, nagpa-franchise sila at ang mga properties nila ay kumikita. So, 'yan. Before I ano, ipaka-copy-paste ko rin yung 5 levels of finance sa baba, sa comment section, para hindi mo makalimutan. Pwede mo ma-review, pwede mo itala sa yung notebook o kaya papel. Oh. Ulitin ko lang. First level is survival. Second is stability. The third is security. Fourth is financial freedom. Fifth is financial wealth. Yan ang mga limang levels ng finance. Oo. Yan ang money race. Pero huwag tayo dumiyo sa pera, ha? Kasi ang pera, pag dinudyos, marami tayong naapakan na kapwa-tao. Masama po yan. Let us make money as a tool to finance the things that we want to. Thank you very much for listening. Have a nice day. Take charge. Bye-bye. By the way, don't forget to subscribe and share it to others. Para sa mga kaibigan mo o mahal mo sa buhay, para sila rin ay makinabang. By the way, sa paglalaro ko ng money race, marami akong mga failures. Pero it's just
being learned, then develop your skill and have a successful mind. With successful mind, kailangan yung utak mo, kasi hindi ka susuko kapag ikaw ay maganda ang mindset mo. Okay? You have the God's daily massive direction. Malakas ang common sense mo kapag ikaw ay naglalaro na. Okay. Sa money race. Don't forget to install the money race app. Oo. Nasa Google Play Store yan. Huwag kayong matamad. Kailangan sipag at tiyaga. Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye.